What's up mga kabalbas? It's your boy Big Ben and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we will unbox 3 sneakers. So isang Nike, tsaka dalawang Jordan. And syempre, huwag niyong i-skip yung video kasi may pag-giveaway ako sa dulo. So tara, let's go. Mag-unbox na tayo. Para sa unang sapatos na i-unbox natin. So ito yung paborito ko na sapatos, Air Force 1. So yung colorway na to ay black white gum. So yung unang Air Force 1 na release siya noong 1982. So yan, ang dami ng colorway nito. Tsaka ewan ko, maganda talaga siyang pamorma. So yan, open natin. So ito, meron siyang sticker, tsaka may letter. So yan. So nabili ko to sa StockX. Pinadeliver ko sa ate ko. Tapos dinala nung friend niya. So yan, ito. Ito yung right pair. Yan. Actually, ano talaga eh. Maganda talaga. Ang tagal ko talagang hinahanap na to. So, nabili ko to ng around $68 nung April 2020 nung start ng pandemic. So, way below siya ng SRP na $90. Pero dahil sa StockX merong mga fees. Inabot yung fees ng $22 eh. So, parang $90 ko na rin siya nabili. So, yun. Tapos ngayon, ang resale value na nito, nung nag-check ako nung January 11 or 12, is nasa around $130 para dito sa size 11. So, medyo, ano, nag-spike up yung presyo. So, ito yung, ano, ito yung, yan, verified na legit ng StockX. Yan. So yung nagustuhan ko dito sa sapatos na to basically ay yung gum na outsole. Ayan, gum na outsole, tapos yung black na textured leather all around nung shoes. Then yung heel niya na kulay white, tapos may nakasulat na black na Nike Air. Then ito yung swoosh niya white din. So ang ganda nung pagkakagawa ng colorway. Then yung tongue. So yan. Kulay gray, white, tsaka black. Then yung insole niya, may nakalagay na Nike Air. Yan. So yan, yan yung unang sapatos na i-unbox natin. Sapatos, yan yung unang sapatos na in-unbox natin. So, yung pangalawang sapatos naman na i-unbox natin ay yung nabili ko last week sa Jordan Manila. So, yan. Actually, ano to? Air Jordan 11. So, yung unang release ng Air Jordan 11, 1995. So, itong colorway na to, Jordan 11 Low Concord Bread. Ano to eh? Restock na lang to. Buti nagkaroon ng restock. Unang na-release to noong June 2020. Kaya ako binili to kasi gusto ko talaga ng ano, ng Jordan 11. Gusto ko talaga yung bread, yung kulay black red na colorway. Eh, sobrang mahal nung resell nun. So, ito at least nakuha ko sa store ng SRP. Around 8,995 pesos. Siguro in dollars, ano yun? $190. So, yan. So yung nagustuhan ko dito sa ano, sa Jordan 11 low is itong ano, yung black patent leather, tapos yung carbon fiber shank. So yan. Then yung upper niya nasa ano rin eh, smooth na leather.
So white leather. Tapos sa likod, sa heel merong Jumpman logo na kulay black. So yan. Sobrang clean nung colorway. Hindi man to yung gusto kong colorway talaga. At least nakakuha ko nung SRP lang, 'di ba? Tsaka magagamit ko to. Kasi gagamitin ko talaga to palagi. So ito yung pangalawang sneaker na in-unbox natin. So bago tayo mag-proceed sa huling sapatos na i-unbox natin, magpapag-giveaway muna ako. So bali ganito yung mechanics. So una, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Then pangalawa, mag-comment kayo kung ano yung pinaka nagustuhan yung sapatos dun sa mga in-unbox ko. So yung i-giveaway ko, pipili lang ako ng isang mananalo ng 200 pesos. So via GCash. So sa comments ako mamimili kung sino yung mananalo. So okay ba yon? So easy lang. Subscribe sa YouTube channel ko, then comment kung ano yung pinakagusto yung sapatos dun sa mga in-unbox ko. So yon, alright. So yung pinakahuling sapatos na i-unbox natin ngayon, ito yung kasabay kong binili nung nanalo ako ng Air Jordan 4 Retro Manila. So yan. So kung di nyo pa napanood yung vlog ko about that, so ilalagay ko na lang yung link sa description box, so para mapanood nyo. So ito, yung i-unbox natin naman ngayon ay yung Jordan 1 High Dark Mocha. So yan. Open natin. So nabili ko tong Jordan 1 Dark Mocha ng SRP sa Jordan Manila ng around 8,095 pesos. So unang na-release to nung around October 2020. Tapos nagkaroon ng restock sa Jordan Manila nung nag-opening nung December 2020. So yan. So yung current na resale value nito is nasa around 15 to 20k. So swerte ka na kung makuha mo siya ng 15k. Pero I think umaabot na siya ng around 25k pag mga size 9. 8.5, size 10. So yan. So yung pinaka nagustuhan ko dito sa Jordan 1 High Dark Mocha is ito, yung suede na kulay brown. So yan. So sobrang ganda for me. Then yung toe niya ay leather naman na black na smooth. Then yung kanyang midsole ay kulay off-white. So yan. Then yung kanyang outsole naman ay kulay black. So yun. Then meron siyang extra laces na kulay, I think kulay cream. Kulay cream din or off-white. So siguro ako ang gagawin ko dito pag sinuot ko yung isa, kulay black yung laces, yung isa kulay cream naman. So medyo fan kasi ako nung gano'n na yung alternate na kulay ng shoelaces. So yun. So lastly, yan yung swoosh niya, kulay black. Kulay black yung swoosh niya. Then yung tongue niya, yung Jumpman logo na kulay gray. So yan. Ang ganda kasi talaga nito eh. Fan talaga ako ng Jordan 1 eh. So meron akong dalawang Jordan 1. Isang low, isang high. Tapos ito, high ulit. So tatlo na yung Jordan 1 ko. So yan. So ito yung pangatlo at huli nating i-unbox ngayon sa video na to. So yeah. So before I end this video,
Share ko lang na I am wearing my favorite Nick Automatic shirt, Flora Gumamela. So yan, Nick Automatic, baka naman. So punta tayo dun sa ano, sa paborito ko. Paborito kong sapatos dun sa mga in-unbox ko. Tsaka yung paborito ng lahat. Paborito ko rin. Paborito ng iba. Paborito ng karamihan. So yan. So yung Jordan 1 Dark Mocha. And yung for me, personal grail ko. Ito, yung Jordan 11 Low na Concord Bread. So yan. Matagal ko na talagang hinahanap to eh. Yung Jordan 11 na SRP. So sa wakas, diba, meron na ako nito. Tapos meron pa ako nito na yan, ang bango. So yan mga kabalbas, kung nagustuhan nyo tong unboxing video na to, please follow me on my social media accounts, hit that like and subscribe button, and hit that notification bell to watch my future videos. So yan mga kabalbas, salamat sa panonood. See you next time. Bye.